niya na ang destinasyon ng mga magbabakasyon ngayong Holy Week. Sa mga gusto na hindi masyadong malayo sa Metro Manila, may ilang theme park at zoo na pwedeng pasyalan sa Zambales. Meron ding mga simbahan sa Metro Manila para sa mga gustong magbisita iglesia. Narito po ang ulat. Muna sa kabi-kabilang trabaho dahil sa mga magbabakasyon ngayong Holy Week. Marami ang pwedeng puntahan sa Pilipinas. Bukod sa beach, pwedeng mag-adventure sa Zubik Safari sa Zambales. Tampok sa theme park ang mga hayop, gaya na lang ng mga itik na ito na nagtatakbuhan matapos ang isang palabas. At ang nagpakitang gilas na agila. Pwede rin sumakay sa capsule para makita ng mas malapitan ang mga tigre. Sa mga gusto namang magnilay, pwedeng bisitahin ang isang burol sa Barangay Buragwi sa Legazpi City, Albay. Tampok doon ang life-size images ng Stations of the Cross. Naroon din ang higanting imahe ng Our Lady of Guadalupe. Sa bayan naman ng Daraga, tanaw na tanaw mula sa simbahan ng Our Lady of Gate Parish ang Bulkang Mayon. Nasa simbahan din ang mga imahe ng dalawang santong Pilipino na sina San Pedro Calunson at San Lorenzo Ruiz. Para naman sa taga Metro Manila, nariyan ang National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary o mas kilala bilang Santo Domingo Church. Taong 2012 na ideklara bilang National Cultural Treasure ang nasabing simbahan. Pwede rin puntahan ang oldest stone church sa Pilipinas, ang San Agustin Church na itinayo noong 1571. Dahil sa mayamang kasaysayan ng simbahan, idineklara itong World Heritage Site ng UNESCO noong 1993. Nariyan din ang Manila Metropolitan Cathedral Basilica, gaya ng San Agustin Church. Sa Intramuros din matatagpuan ang simbahang ito dahil tinuturing na seat of Archdiocese of Manila. Isa sa mga religious highlight ng basilica ay ang pagbisita ni Pope Francis noon nitong Enero.